Dear Kuya Bono, noong bata pa ako, ito ang mga ugali ko na madalas kong marinig sa mga miyembro ng pamilya ko. Madamot, buraot, mayamot, tampururot, pintasera, warfreak, mapangasar pero pikon, at matigas ang udo. Bunso ako, Kuya Bono, kaya kahit na masamang bata ako noon, kakampi ko pa rin ang mga magulang at mga naunang kapatid ko. Pero habang lumalaki ako, nababawasan ang mga pangit na ugaling nabanggit ko. Sa pagkakatanda ko, yung pagiging pintasera ko ang una kong tinanggal. Noong magdalaga na ako at natuto ng umibig, nawala na rin yung pagiging palahingi o pagiging buraot ko kasi marunong na akong mahiya noon. Nahihiya na akong manghingi ng kahit ano. Lalaki ang panganay namin, si Kuya Poldo, sumunod si Ate Aileen, pangatlo si Ate Maris, pang-apat si Kuya Argel, panglima si Kuya Frank at pang-anim si Ate Dayan. Sa anim na yan, si Ate Dayan ang lagi kong kaaway, maski ngayon. Liban sa mga nabanggit kong mga pangit kong ugali nung bata ko, may dadagdag ko rin ito. Mahilig din akong magtanim, hindi gulay o halaman kundi sama ng loob. Pag nakaaway kita, hindi mo ako madaling mapapaamo ulit, not unless na susuhulan mo ako kasi nga buraot ako. Noong 2017, 24 na ako at nag-decide na akong lumagay sa tahimik. Pero kahit pasaway akong anak, marunong naman akong mag-isip. Hindi nga lang madalas kagaya ng kung paano mag-isip ang ibang tao, lalo na ng mga miyembro ng pamilya ko. Nag-desisyon akong mag-abroad dahil gusto kong tulungan ang magiging mister ko sa paghahanda ng magiging buhay namin kapag mag-asawa na kami. Nag-apply akong domestic helper. Agad kumontra ang pamilya ko. Baka patayin ka lang ng amo mo. Sabi ni Mama na 6 na taon ding naging DH noon sa Lebanon. Sa ugali mong yan, Ponyang, hindi ka pwedeng mangamuhan. Baka isang buwan ka lang doon, terminated ka na kaagad. Sabad naman ni Ate Aileen na nakaisang kontrata naman bilang DH sa Hong Kong. Hindi ko alam kung saan nila nakuhang palayo kong Ponyang. Yun ang tawag nila sa akin kapag gusto nila akong buwisitin. Ang layo ng Mayra sa Ponyang, oh. Pero hindi ako nagkaroon ng interes para alamin kung saan nila napulot ang pangalang pang-asar nila sa akin kaya never ko itong tinanong. At gaya pa rin ng dati, matigas ang ulo ko at baliwala sa akin ang mga sinasabi nila tungkol sa pag-a-abroad ko. Alam ko kasing kaya ko. Masipag naman ako, marunong sa mga gawaing bahay at isa pa, inumay kami ni Papa sa paniniwala niyang lahat ng bagay ay nadadaan sa tiyaga. Sinang-ayunan niya ng mga kapatid kong nakatapos ng college. Tama si Papa, nadadaan talaga lahat sa tiyaga. At oo, ako din. Handa rin akong magtiyaga para lang matupad ang plano ko. Kahit na sumasalungat sila, kahit na hindi naman ako humihingi ng pahintulot nila. Alam kong alam nilang hindi ko sila pakikinggan. Gaya ng hindi ko pakikinig sa kanila noong pumili ako ng lalaking magiging asawa ko. Lahat sila kumontra sa pinili ko. Mas gusto nila yung isa dahil kahit saan mo raw tingnan, higit na mas okay siya. Sinalungat ko rin ang gusto nila. Sinunod ko ang gusto ko at paninindigan ko. Isa ito sa 2 ugali ko na kaya kong ipagmalaki, Kuya Bono. May paninindigan ako. Pangalawa, malakas ang loob ko. Yung pagkakaroon ko ng paninindigan, kaakibat noon yung ayaw kong masumbatan. Kaya magsisikap ako para mapanindigan ang desisyon ko. Alam kong mahihirapan ako. May mga pagsubok siguro akong haharapin pero
tinatandaan ko ang mga pangalan at mukha ng mga taong hinding-hindi ko hihingan ng tulong kahit anong mangyari. Sila yung mga taong sinalungat ko. And sad to say, karamihan sa mga taong ito ay miyembro ng sarili kong pamilya. Hindi ako kagandahan, Kuya Bono. Alam ko yan kahit nung maliit pa ako. Kasi naririnig ko noon yung mga salitang, ang arti-arti mo, di ka naman maganda. Ang sungit-sungit mo, pangit ka naman. Pero syempre, bata pa ako noon kaya hindi pa ako conscious sa itsura ko. Di ko pa alam kung ano ang pangit at maganda. Basta ang alam ko noon, lagi akong bida kasi nga bunso ako. At tuwing iiyak ako, andyan ka agad si mama, magagalit sa kung sino mang nagpaiyak sa akin. Kaya lang nung magsimula na ako magka-crush, grade 4 ako noon, noon ako unang nasaktan sa katotohanan ng hindi ako kagandahan. Dahil yung crush ko pa mismo, si Alexis, ang nagbitaw ng mga salitang, kahit crush niya ako, hindi ko naman siya crush. Ang pangit kaya niya. Kasunod dun, Kuya Bono, nasa principal's office kami. Magkasanibwersa ang teacher ko at ang principal sa pagsesermon sa akin, habang walang tigil sa pag-iyak si Monet dahil dumudugo ang ilong niya na nasa pak ko. Si Monet kasi nagsabi kay Alexis na crush ko siya. Ang lakas pa ng bunganga. Oy Alexis, crush ka daw ni Mayra. Kasagot-sagot nga ni Alexis ay, kahit crush niya ako, hindi ko siya crush. Kapangit kaya niya. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na mapaiyak ako ng taong hindi ko kaano-ano. Umiyak ako pero walang nakakita. Ganon ako noon, sutil ako, buisit pero sensitive din. Pag nasaktan ako, iiyak ako kapag walang nakakita kasi kapag may nakakita, aasarin lang lalo ako. Kinagabihan noon, tinanong ko si mama kung pangit ba ako. Ang sagot niya ay, pangit ba ako? Kung pangit ako, pangit ka din kasi magkamukha tayo. Masakit ang salitang yun ni Mama, Kuya Bono. Hindi ko yun nakalimutan kaya sa mura kong edad noon ay iniiwasan ko ang mapatitig sa mukha ng mama ko. Oo, pintasera din ako nung bata ko. Pero yon ang pangit na ugali ko na una kong binago. Binago lang ang paraan ng pamimintas. I mean, hindi ko na sinasatinig ang pamimintas ko. Pintasera pa rin ako pero sa isip ko na lang, hindi ko na binibigkas. Yung tipong bigla na lang akong matatawa kapag may nakita akong nakakatawa. Pero kapag tatanungin ako ng kasama ko kung bakit ako tumawa, sasagot ako ng wala. Sa mura kong edad, Kuya Bono, naranasan ko ang masaktan dahil kina Alexis at Monet. Si Alexis ang nagturo sa akin ng leksyon na hindi lahat ng gusto mo, gusto ka din. At si Monet naman ang nagkintal sa utak ko na kahit best friend mo,
hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng sekreto mo. Marami akong nakakalaro noon, pero wala akong tinuring na kaibigan, lalo na yung mga nakakasakit sa damdamin ko kahit sa paraang pabiro. Pinakaayaw kong biro noon ay yung ikabit nila ang pangalan ko sa pangalan ni Alexis. Hindi na ako takot ma-principal noon. Lahat ng nanunukso sa akin kay Alexis, mapababae man o lalaki, sasaktan ko. Yung iba, nilalabanan ako, pero hindi ako nagpapakita ng takot kahit pa madihado ako. Tatlong lalaki nga ang nakasuntukan ko noon sa magkakaibang pagkakataon. Natalo ako, nabwal, tumurit, bumalandra sa dingding, pero hindi ako umiyak dahil ayokong isipin nilang duwag at mahina ako. Isa pa, alam ko din na sa sutil na batang katulad ko noon, kapag umiyak ako, matutuwa pa sila. May time pa noon na tinatawag na nila akong tomboy at hindi ko alam kung bakit. Parang mas gusto ko pang tinatawag nila akong tomboy kesa nililink nila ang pangalan ko kay Alexis. Mayabang kasi si Alexis noon, porque cute talaga siya nung elementary kami. Siya ang pinakamaputi, mapula ang labi, ang ganda ng mga mata at ang ahahaba ng eyelashes niya. Pero ngayon, nagbago na. Mukha na siyang trumpo. Matabang-mataba na siya, di mo na nga makikita ang leeg niya eh. Yung ulo niya parang nakapatong na lang sa balikat niya. At ang katawan niya, bilog na bilog talaga. Napakalaki ng tiyan niya pero mapapayat ang binti at hita niya. Kulang na lang talaga ang tali na ipapalupot sa katawan niya. Iikot na siya. Ang hilig pa naman mag-shorts, tapos malawang na polo. Kadalasan ay makukulay gaya ng mga polo ni Mayor Atienza. Pero mas malapit ang total na itsura ni Alexis ngayon sa itsura ng stand-up comedian na si Gabriel Iglesias na mas kilala sa stage name na Fluffy. Paborito ko siya, hindi dahil kahawig niya si Alexis, kundi talagang napapatawa niya ako sa style ng comedy niya na napapanood ko sa YouTube. Wala ka pa sa YouTube noon, Kuya Bono, nung time na unang lipad ko upang maglingkod bilang katulong ng mga Arabo. Malungkot at puno ng stress ang buhay ko noon, pero hindi ako pumayag na igupo ako ng kalungkutan, kaya naghahanap ako ng magpapatawa sa akin. Lalo na kapag tulog ng alaga ko, kukunin ko na ang iPad niya at mag-YouTube na ako. Bawal kasi ang cellphone sa aming mga kadama, Kuya Bono. Unang araw ko pa nga lang dito sa bahay ng amo ko ay kinuha na ang cellphone ko. Unang pagkakataong makita ko si Fluffy sa YouTube, agad kong naalala si Alexis na nakausap ko din bago ako nag-flight noong 2017. Negosyante at empleyado ng munisipyo si Alexis. Sila yung naka-assign sa pamamahala ng public market at meron din siyang dalawang pwesto sa palengke, tindahan ng karne ng baka at tindahan ng frozen foods. Kaya hindi ka magtataka kung bakit siya lumobo ng ganun. Isang umaga ay kasama ko si Mama sa palengke. Nakasalubong namin si Alexis at gaya ng dati ay nagmamano siya kay Mama. Noon niya sinabing may bagong bukas na tindahan ng mga baking supply sa palengke. That time kasi, Kuya Bono, ay nahilig naman ako sa pagbe-bake at si Alexis din ang unang customer ko. Siya ang bumili ng kauna-unahang cake na binenta ko. And yes, baliktad na ang mundo namin ni Alexis noon. Siya na ang patay na patay sa akin while hate na hate ko naman siya. Pero ang nakakatawa, tinatawanan lang ako ng pamilya ko sa lantarang pagpapakita ko ng disgusto kay Alexis. Sabi nila, kung sino daw ang hate na hate mo, yun daw ang makakatuluyan mo. Sabi ko sa sarili ko noon,
Mas malabo pa sa paningin ng lola kung may katarata na maging kami ni Alexis kasi in love na ako noon kay Sander. As in, nagliwanag at nagkakulay na ulit ang mundo ko noon dahil kay Sander. Noong magdalaga ako, hindi ako naging ligawin, Kuya Bono, kasi nga hindi nga ako kagandahan at masama pa daw ang ugali ko. Spoiled brat daw ako kahit hindi naman kami mayaman. Oo, hindi mayaman ang magulang ko pero hindi rin naman mahirap. Magsasaka / driver si Papa. Mahigit 3 ektarya ang bukid niya nung wala pa akong kapatid na nag-asawa. Si Mama naman noon ay may kalakihan ng kanyang sari-sari store. Pababait ang mga magulang ko, Kuya Bono. Hindi sila nananakit. Hindi rin sila gaanong stricto kaya nga kay agang nakapag-asawa ang Ate Eileen ko. 16 lang siya nung mabuntis siya. Sila'y pinakasal lang sa mayor. Sa 6 kong kapatid, 3 lang ang nakatapos ng college. Si Kuya Poldo na panganay, nagtapos ng agricultural engineering, pero napakaaga ng nag-asawa ng taga Davao. Nagtapos naman ng secondary education si Kuya Frank, kaya siya ngayon ay titsiraka. Yun ang tawag niya sa sarili niya. Becky kasi si Kuya Frank, Kuya Bono. Si Ate Diane na pinakamasungit kong kapatid ay nagtapos ng accountancy at kasalukuyang empleyado ng BDO. Ako nung high school ako, pangarap kong maging policewoman. Alam kong bagay sa akin yun kasi matapang ako at hindi mahaba ang pasensya ko. Kaya lang inabot lang ako ng third year, first semester, nawala na ako sa direksyon dahil sa pag-ibig. Yes, I know, boring ang part na ito ng buhay ko. Kaya pahahapyawan na lang natin. So yun nga, na in love ako for the first time, pero matindi. Itago na lang natin siya sa pangalang Alvin at siya na ang mundo ko noon. Siya na ang buhay ko pero pinaglaruan lang pala ako. Umiyak ako ng bugbog ng babaeng ipinalit niya sa akin. Then wala nang choice kundi mag-move on kasi ayaw na akong balikan kahit na mahigit 1 taon kami. Nagdilim ang mundo ko, nawalan ng kulay, nawalan na rin ako ng gana pati sa pag-aaral. Hanggang sa huminto na lang ako sa criminology course ko. Actually, ang unang nagpatawa sa akin mula nung mag-break kami ni Alvin ay noong makita ko ang mga kakilala kong graduating na criminology na mga babae. As in, hindi ko napigilan ang matawa nung makasalubong ko sila. Mga gupit lalaki na sila. Napahagalpak ako ng tawa, pero ang sabi sa akin ni Ate Carlene, "Gaga, next year, magiging ganito rin ang itsura mo." Noon ko nakita ang halaga ng buhok sa isang babae. Si Ate Carlene kasi, mukhang babae naman nung mahaba pa ang buhok niya. Pero nung gupit lalaki na, kamukha na niya ang tatay niya. Nagsorry ako sa kanila pero hindi na talaga ako tumuloy sa criminology dahil ang gusto ko na noon ay maging baker. Nanalo si Ate Eileen ng oven sa raffle draw. May sarili na siyang pamilya noon, kapitbahay lang namin sila. Isang araw ay naisipan niyang mag-bake, nanood ako at nagustuhan ko. Noong magkaroon ng livelihood training sa munisipyo, isa ang baking sa mga kursong inoffer. Sumali ako kaya't lalo pa akong natuto. Noong time na yon, graduate na ng public administration course niya si Alexis. At dahil may uncle siyang sangguniang bayan, ay napasok sa munisipyo. At noong panahon ng training ko sa baking, noon siya nagsimulang dumikit-dikit sa akin. Kaya lang, mataba na siya noon.
pero guwapo pa rin ang mukha. Pero pumangit siya sa paningin ko nung sabihin niyang, kung nagpatuloy ka sana sa krim, baka pulis ka na rin ngayon. Lahat actually ng nagpapaalala sa akin tungkol kay Alvin ay pumapangit sa paningin ko. Kasi nai-imagine ko na makakalmot ko ang mukha niya kapag hindi pa huminto. Si Alvin kasi talaga ang primerong dahilan kung bakit tinabangan ako mag-aral. Ni Anino niya noon ayoko makita. Tapos yung tropa ni Angie na ipinalit niya sa akin, na binugbog ko kasi ay hinahanting ako lagi. Kaya tumigil na lang ako. Pero araw-araw sa training namin noon ay lumalapit si Alexis. Kinakausap ako, nag-aalok ng kung ano-ano. At ang sabi niya, siya daw ang magiging unang customer ko kapag nagbe-bake na ako for business. Sabi pa niya ay, swerte daw siyang buena mano. Kaya lang, wala naman kaming kapital para makapagsimula ng kahit maliit lang na panaderya. Nanghingi nga na ako ng pera kay Ate Aileen noon para makompleto ang gamit sa unang cake na binake ko para sa birthday ni Mama. Hindi yun perfect. Sumunod na cake na ginawa ko, order ni Alexis para sa pamangkin niya. Pero yung unang punta ni Alexis sa bahay namin noon ay napansin ko kaagad na kinaibigan niya lahat ng tao, lalo na ang mga magulang ko. Magaling siya magsalita at makiharap, Kuya Bono. Plus, edukado nga, empleyado pa ng munisipyo kaya't mataas talaga ang kumpiyansa niya. Pangalawang pagkakataong dumalaw siya sa bahay, may bit-bit na pasalubong, at yun nga, manliligaw na raw. Sa totoo lang, hindi ko naman kaagad isinara ang pintuan ko kay Alexis. Wala naman akong ibang manliligaw noon at saka guwapo pa rin talaga siya kahit na mataba na. Kaya lang nag-abroad kasi si Kuya Timeng, ang asawa ng Ate Aileen ko, at siya ang tumupad sa pangarap namin ni Ate Aileen na makapagpatayo ng maliit na bakery. At nung pinapatayo pa lang namin ang maliit na panaderya ay tumibok na ulit ang puso ko sa isang construction boy na tawagin na lang natin sa pangalang Sander. Just fall in love again. Just one touch of it happens every time. There I go by. Just fall in love again. And when I do, I can't help myself. I fall. Unang araw ng paggawa nila sa tinatayong panaderya noon ay naghukay muna sila. Tatlo lang sila noon, dalawang may edad na, si Kuya Baste yung isa. Kaibigan siya ng bayaw kong si Kuya Timeng at Ate Aileen ko. Actually kahit nung mga teenager pa lang sila ay magkakaibigan na sila. Yung isa naman ay si Kuya Del na taga sa amin lang din. At yung isa ay hindi ko kilala dahil may takip ang mukha niya. Mata lang ang nakalitaw kahit na alas 10 pa lang noon ng umaga noong hatiran ko sila ng merienda. Utos ng Ate Aileen ko. Noong iabot ko ang debote sa lalaking yon ay inimikan ko siya. Takot na takot ka naman yatang umitim, kuya, sabi ko. Hinubad niya ang takip na mukha niya at kung nakapanty lang siguro ako noon ay baka nalaglag na ito. Nakapadyama pa kasi ako noon. At kapag natutulog kasi ako ay hindi talaga ako nagsusuot ng underwear. Ang guwapo niya, fresh na fresh ang skin na mukha niya dahil din siguro sa pagkakakulob ng telang pinantakip niya sa mukha niya. Maputi siya at akala ko naka-lip tint pa dahil mapula talaga ang labi niya. Sino ka? Sabay abot ng bote ng merienda. Sander. Sagot niya kasabay ng bahagyang ngiti. Taga dito ka ba? Parang ngayon lang kita nakita. Bagong salta pero dito na ako titira. Kina Kuya Baste, bayaw ko siya. Dito ka na rin mag-aasawa? Tanong ko pa at ang sagot niya ay, oo.
Talaga? Di ba bago ka lang dito? Ang bilis mo naman, may aasawain ka kaagad. Na-conscious ako sa pagtitig niya sa mukha ko pero lumayo siya pagkatapos nun. Tumabi siya kina Kuya Basti na noon ay nakaupo sa nakasalansa na simento, nagmemeryenda. Tuloy na ako na-conscious noon dahil malakas ang araw at manipis ang pajama ko. Wala akong panty kaya umalis na ako at umuwi ng bahay. Kinahaponan alas tres ay ako ulit ang nautusan ni Ate Aileen na magdala ng merienda nila. Pero dati ko nang natanaw na dadalawa lang sila. Halos tabi lang din kasi ng bahay namin ang panaderyang pinagawa. Bakit wala si Sander, Kuya Baste? Di niya kinaya? Talagang alam mo na pangalan niya. Ganito ang parang nangangantsaw na sagot ni Kuya Baste. Tinanong ko kanina umaga, bakit masama? Oh, relax. Tama na yung isang markang binigyan mo sa akin. Sabi pa niya, noong maliit pa kasi ako ay nabato ko siya sa noo. Nagsugat yun at nagkapeklat. Iyon ang markang sinasabi niya. Binuwisit kasi nila ako noon. Actually, nakahiligan akong buwisitin ng mga kaibigan ni Ate Aileen noon dahil war freak nga ako. Nagmumura ako at namamalo ng babato at tuwang-tuwa sila. Kumuha lang ng padala sa bayan. Bukas nandito ulit yun. Dugtong ni Kuya Baste. Anong padala? Sinong nagpadala? Tanong ko ulit pero ang sagot niya sa akin ay, bakit pala di mo tinuloy yung kurso mo? Bagay sa'yo maging NBI ah. Noon ay inirapan ko si Kuya Baste sabay alis sa harapan niya. Nakailang hakbang na ako nung sumigaw siya. Mama niya yung nagpadala. Gagamitin sa business. Narinig ko yan pero hindi na ako lumingon kasi napikon na ako sa tanong niya tungkol sa paghihinto ko sa pag-aaral. Special ensaymada ang ginawa kong merienda nila kinabukasan ng umaga. Binake ko yon sa oven ni Ate Aileen. 10 a.m. ay dinala ko sa kanila at nandun na nga si Sander. Huwag niyong maisip-isip ang mukha ni Sander Ford para ma-imagine ang mukha ni Sander dito sa kwento ko kasi hamak siyang mas gwapo kay Sander Ford. Alexander ang totoong pangalan niya. Gwapo siya, medyo matangkad at maganda ang pangangatawan. Makinis at natural na mapula ang labi niya. Parang hinog na bunga ng cherry. At nung umagang iyon ay kusa siyang nagsalita. Wala pa akong mapapangasawa. Pero alam kong maraming single dito. Kaya nasabi kong dito na ako mag-aasawa. Ikaw kasi, nag-assume ka kaagad na may aasawahin na ako. Na-impress ako sa pagsasalita niya. Maganda siyang bumigkas ng salita at maganda ang speaking voice niya. Graduate ka? Tanong ko. Oo. Bakit ka nagko-construction? Walang ginagawa eh. Ito, double purpose to. Exercise na, may bayad pa. Magbi-business ka daw dito, sabi ni Kuya Baste. Oo, pero nakikipag-usap pa kami sa barangay. Bakit? Ano bang bubuksan yung business dito? Cabaret? Bar? Pabrika ng shabu? Hindi ah, poultry lang at piggery. Eh hindi pwede dito yon. Mabaho yon tsaka malangaw. Sure ako, hindi kayo papayagan ni Kapitana. Yun pa, eh mas maarte pa yun kay Chris Aquino. Hindi naman dito eh. Doon sa dulo ng barangay, sa tabi ng sapa. May nabili kaming bukid doon, isang hektarya. Doon kami magtatayo ng poultry at piggery. Noon Kuya Bono ay sinisipat ko pang mabuti ang itsura ni Sander. Guwapo talaga siya. Makinis pa at hula ko'y ka-age ko lang siya. Pero business-minded na. Ilang taong ka na? Di ko napigilang itanong. 22, sagot niya. Hinintay ko siyang tanongin din kung ilang taon na ako pero hindi niya ginawa. Kaya ako ang kusang nagsabi. Ako 21. Sabi ko at ang sagot niya, alam ko, marami na akong alam tungkol sa'yo. Bakit? Kanino ka nakikibalita tungkol sa akin? Yun o,
yung binato mo daw sa noo. Turo niya kay Kuya Baste. Noon Kuya Bono, gusto kong isiping maganda ako. Kasi yung ganong kagwapo ay na-curious pala tungkol sa akin, ipinagtanong na pala ako. Pero sorry, dahil dito ko napuputuli ng excitement nyo tungkol kay Sander. Hindi naging kami. Oo, na-inlove ako sa kanya sa tatlong linggong paggawa nila sa panaderya. Araw-araw ko siyang nakikita, nakakausap, pinapamerienda, pero hindi ako ang niligawan niya. Masakit din yun sa akin pero madali ko nang tinanggap dahil alam ko namang hindi ako bagay sa kanya. Kumbaga sa puno ng cherry, siya yung bunga, ako yung uod. Pero don't worry mga kahugot, kasi 2 months lang naman akong nagdamdam sa pagkalusaw ng ilusyon kong maging kami ni Sander. Kasi nung magbukas na ang I Kiss Bakery, bakery ni ate na ipinangalan niya sa mga pamangkin kong sina Ayla at Kim, nagpaskil kami ng wanted pandesal vendor sa harap at yung unang aplikante ay kaagad tinanggap ni ate, siya si Dennis, na siya talagang leading man sa love story kong ito. And no, huwag kayong ma-turn off sa jowa ko. Hindi porket nagtitinda siya ng pandesal sa madaling araw ay mamatayin nyo na lang. Kagaya ng pagmamata ng pamilya ko sa kanya na siyang dahilan kung bakit nagsimulang lumayo ang loob ko sa sarili kong pamilya. Oo, maitim si Dennis. Pero kung maputi lang siya, hindi naman siguro siya dihado kay Sander. In fact, mas maganda ang hubog ng katawan ni Dennis kahit na niminsan ay hindi pa siya nakakapasok sa gym. Bukid-bukid lang siya noon. Yes, farmer talaga siya dati. Hindi rin siya tapos ng college. Nakadalawang taon lang siya sa agriculture course na hindi niya tinapos. At kaya nag-apply siyang magtinda ng pandesal noon ay dahil wala pang gawain sa bukid nila. Isa pa, mahilig daw talaga sa pandesal ang mama niya na siyang gusto niyang kain sa umaga at meriendahin sa hapon. Pinakamalapit sa barangay nila ang bakery ni ate kaya doon sa amin siya bumibili. Though hindi ako ang tindera kasi tulog pa ako ng alas 5 ng umaga na siyang oras ng pagbubukas nila. Then nung makita ni Dennis ang karatula na naghahanap nga kami ng vendor, nag-apply ka agad siya. Requirement kasi dapat may bike o motor ka. E may motor si Dennis. Luma nga lang noon at rusi lang. Pero napakinabangan pa niya nung magtinda nga siya ng pandesal. Ako na ang naka-duty sa bakery pag alas 6 ng umaga na siyang kadalasang balik niya mula sa pagtitinda. At nung umagang yon na una kaming magkita, pasikat pa lang noon ang araw, mababa pa at nakaharap kasi ang bakery sa sikatan ng araw. Kumbaga ang sinag nito ay nakatutok sa akin at sa estanteng kung saan naka-display ang mga panindang tinapay. So nung ipark ni Dennis ang motor niya sa gilid ng kalsada ay hindi ko siya gaanong maaninag dahil sa sikat ng araw na nakatama nga sa kinaroroonan ko. Pero habang palapit siya, unti-unting lumilinaw ang figura niya hanggang sa kaharap ko na siya at ang maganda niyang ngiti ang unang umagaw sa paningin ko. Kayo po si Ma'am Mayra, narinig kong tanong niya. Alam kong binilin siya ni Ate Aileen na sa akin niya i-remit ang pinagbentahan niya. Yes, yes, yes. Ako nga. Sagot ko naman sabay ng diretsyong tingin sa mukha niya. Guwapo ang mukha niya, Kuya Bono. Bawat bahagi nito, wala akong maibintas.
liban lang sa kulay ng balat niya at syempre sa forma niya. Luma at mumurahing t-shirt at jacket lang ang suot niya noon. Yes, yes, yes! Narinig kong ginaya ni Kuya Mike ang boses ko. Siya ang pinsan kong tinuruan naming magluto ng pandesal at nakagawian niyang gaya-gayahin ako kapag nasa mood siya habang busy sa malaking oven. Yes, 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 Dennis. Ganito din ang sagot ko kay Dennis noong unang pagkakataong tanongin niya kung gusto ko rin siya. Si Dennis ang dahilan kung bakit natuto akong magpuyat pero magigising pa rin ng maaga. Nasa tindahan na ako kapag dumarating siya mula sa pagtitinda ng pandesal at lagi-lagi Kuya Bono ay pasikat pa lang ang araw kapag makikita ko siyang pinapark niya ang motor niya sa tapat ng panaderya. Dahil sa sikat ng araw ay halos silhouette lang niya ang makikita ko pero kapag malapit na siya o kaharap ko na siya ay tsaka ko palang maaninag ang guwapo niyang mukha at ang kanyang magandang ngiti. Naibigay ni Ate Aileen kay Dennis ang cellphone number ko. Mahigit isang linggo nang nagtitinda si Dennis noon. Nagulat na lang ako isang gabi nag-text siya ng ganito. Good PM ang ponyang, si Sander to. Hindi ako makapagtinda bukas. Pumunta kasi ako ng Pangasinan. Ang reply ko ay, wrong send ka. Hindi ponyang ang pangalan ko. Ay, sorry Ma'am Mayra. Correct. Ako nga to. Anong gagawin mo sa Pangasinan? Sino magtitinda bukas? At saka, bakit sa akin ka nagpapaalam? Hindi kay Ate Aileen. Nagpaalam na rin ako sa kanya, Ma'am. Pero sabi niya, magpaalam din daw ako sa'yo. Pinayagan ka ba? Oo, Ma'am. Ano bang gagawin mo sa Pangasinan? Susunduin ko lang yung kapatid ko. Gusto na po kasing umuwi dito. Bakit kailangan pong sunduin? Di ba niya kayang umuwi mag-isa? Ma'am, 9 years old lang siya. Napatawa ako sa reply niya dahil sa pagkapahiya ko sa sarili ko. Nung una talaga Kuya Bono, pinagtitripan ko lang si Dennis. Gustong gusto ko yung minamam niya ako. Yung parang boss ang tingin niya sa akin at parang may takot siya sa akin at ako naman nag-i-strictuhan sa kanya. Kahit nung nasa bus na siya papuntang Pangasinan, nag-text pa rin siya at sinabing yung kapatid niyang si Mikay na tomboy na lang daw ang magtitinda ng pandesal kinabukasan. Dumating daw ito mula sa Bulacan kung saan ito nagtatrabaho. Ang reply ko sa kanya ay, ilang tanong yung kapatid mong tomboy? 21, Ma'am. Siya yung sumunod sa akin. Naisip ko noon, mayroon pa siyang 9 years old na kapatid. Tapos isang taon lang ang agwat nila ng kapatid niyang tomboy. Kaya't ang sumunod kong tanong ay, ilan po kayong magkakapatid? 11, Ma'am. Wow! E pangilan ka? Sumunod ako sa panganay. Okay. Kaya pala ikaw ang inutusang sumundo sa kapatid mo. Hindi ako inutusan, Ma'am. Ako ang nagkusang kunin ng kapatid ko doon. Miss ko na kasi siya. Paborito mo siyang kapatid? Hindi, Ma'am. Eh bakit mo namimiss? Wala akong pinapaboran sa mga kapatid ko. Lahat sila pantay-pantay ang pagturing ko. Natigilan ako sa reply ni Dennis. Napansin ko yung salitang pinapaboran. Eh ang tanong ko kasi sa kanya ay kung paborito niyang kapatid niyang yon. Napag-google pa ako, chinek ko ang root word ng salitang favorite at favor pala, pabor sa Tagalog. So, kung meron kang paborito, ito ay pinapaboran mo. Isang taon lang ang tanda sa akin ni Dennis pero parang mas matalino pa siya sa akin kahit na 2 taon lang naman siya sa college, ako ay 3 at kalahati. Mabilis siyang mag-reply sa text, hindi siya mahilig mag-shortcut ng pagta-type. Kompleto at correct ang spelling ng mga words niya at laging tama ang paggamit niya ng mga salita.
In short, ramdam ko kaagad noon na matalino siya at noon palang hapon na yun ay gusto ko nang sabihin sa kanya na huwag niya na akong minamam. Kasi una sa lahat, hindi naman talaga ako ang boss niya, kundi ang ate ko. Pangalawa, hindi naman ako mataas, mayaman. Kaya lang tumigil siya sa pagtitext. Naisip ko na lang na baka nasa part siya ng highway na wala ng signal. Kinagabihan ng 8:18 p.m., nung muli siyang mag-text. Yes, 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 Kuya Bono. Tandang-tanda ko ang eksaktong oras dahil ang totoo, maghapon kong inaabata ng pagdating ng text niya sa cellphone kong nasa bulsa ko lang pero nakatodo ang volume ng notification sound at naka-vibrate pa. Nung mag-text si Dennis, katatapos ko lang magbihis dahil kaliligo ko lang, narinig kong tinawag ako ni Mama, nandun daw si Alexis sa terrace namin pero sa halip na bumaba ako ay pumuwesto ako ng bonggang-bongga sa kama ko at nagsimulang basahin ang text ni Dennis. Good evening, Ma'am Mayra. Kumusta ang gabi mo? Okay lang, Dennis. Pero pwede ba, huwag mo na ako tinatawag na ma'am. Naasiwa ako eh. Tsaka, hindi naman akong boss mo, no? Tanda lang ng respeto ko yun sa'yo, ma'am. Kapag tinanggal ko yun, mababawasan ang respeto ko sa'yo. Babastusin mo na ako, ganon? Hindi naman, ma'am. Kaya lang baka magtanong na rin ako tungkol sa personal mong buhay. Gaya ng kung may boyfriend ka na ba, anong paborito mong pagkain, at saka kung anong gusto mong pasalubong pag-uwi ko bukas. Puta ka! Nasambit ko yun ng malakas pero hindi ko tinipe. Kinilig kasi ako bigla at ganun kasi ako, Kuya Bono, kapag kinikiligan ng susurpresa. Napapamura ako. Inabot ng 2 minuto bago ko nabuo ang reply ko sa kanya na maingat kong tinipe at pinag-isipan. Wala akong pagkain na pinapaboran, Dennis. Wala din akong gustong pasalubong. Ang gusto ko lang ay makita ka kasabay ng pagsikat ng araw sa makalawa ng umaga. Sinend ko at sabi ko sa sarili ko, ayan, manhid ka na lang kung hindi mo pa naramdaman na gusto talaga kita, gago ka. Kaya lang nalungkot ako dahil dumaan na ang 1 minuto ay wala pa rin siyang reply. Nasanay kasi ako, Kuya Bono, na napakabilis niyang mag-reply pero sa text ko na yun ay bakit ang tagal? Bigla na lang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Iniluwa nito si Ate Diana, number 1 kong kaaway. At ang sabi niya, "Hoy Ponyang, kung ayaw mong harapin si Alexis, pwede mong sabihin mo sa kanya na huwag na siyang pumupunta dito. Pati ako naabalans magpapa-importante mo sa kanya. Napakahilig mong magmaganda. Bakit maganda ka ba?" Napilitan akong bumaba noon dahil narinig ko din ang pagtawag ni Papa sa pangalan ko. Iniwan ko ang cellphone ko sa ibabaw ng kama ko. Sa terrace ay hinarap ko si Alexis. May dala siyang beef tocino. Experiment daw niya, masarap daw. Meron ba kasing hindi masarap sa'yo? Iritadong sagot ko, ngumiti lang siya. Sanay na siya noon sa pagsusuplad ako. Oo, kahit hindi ako maganda, sinusupladahan ko siya para ma-turn off siya sa akin. Pero ang sagot pa niya ay, isa lang ang totoong masarap para sa akin, Mayra. Kasabay nun ay ang maluwalhati niyang pagtitig sa mukha ko. Napalunok ako at bahagyang na-conscious kasi nakapadyama lang ako at wala akong panty. Ang matamis mong oo, yun ang masarap para sa akin, Mayra. Lex, uulitin ko. Tama na. Tumigil ka na. Gwapo ka, mapera, may maayos na trabaho. Maraming iba dyan na magkakagusto sa'yo. Huwag na ako. Maging friends na lang tayo. Mayra, sabi nila, lahat daw nadadaan sa tiyaga. Ay nako, huwag ka masyadong nagpapaniwala sa papa ko. Ako nang nagsasabi sa'yo, Lex, kahit maimpatsyo ka sa paglamon sa lahat ng tiyaga sa buong mundo, wala kang mapapala sa akin. Mayra, Lex, hindi ako maganda. Hindi ako matalino, hindi rin ako mabait, kaya I know na dapat thankful ako na may isang kagaya mo ang nagkakagusto sa akin. Pero kasi Lex, yung puso ko eh, sakto lang ang sukat nito. Hindi kakasya dito.
masyado kang malaki. Tumawa pa siya at ang sabi, nag-joke ka naman. Lex, ayaw sa'yo ng puso ko. Unawain mo na lang, okay? At huwag kang masasaktan, Lex. Sa halip, mainis ka sa akin, magalit ka sa akin kasi hindi naman ako maganda tapos binasted pa kita. Akala mo naman kung sino, feeling ang puta, kapangit naman. Ganun ka dapat. Pero Mayra, mahal... No, Lex. Ibaling mo na lang sa iba. Maawa ka rin sa akin kasi napipilitan na lang talaga ako na harapin ka tuwing pupunta ka dito. Nagpapakatao na lang ako pero yung intention mo talaga sa akin, hindi ko yan matutugunan. Sorry pero hindi ako ang para sa'yo, Lex. Hindi ako. Habang paakyat ako ng hagdan, parang bumilib ako sa sarili ko dahil sa wakas ay na-busted ko na si Alexis sa maayos na paraan. Alam kong angkop na mga salitang nagamit ko at sure ako na impluensya yun ni Dennis ang maging maingay at mahusay sa paggamit ng mga angkop na salita. Una kong dinampot ang cellphone ko na iniwan ko lang sa ibabaw ng kama ko nung mapilitan akong babain si Alexis. Napangiti ako dahil nakita kong may message mula kay Dennis. Yun yung reply niya sa huling text ko sa kanya kung saan sinabi kong wala akong gustong pasalubong pag-uwi niya kundi yung makita lang siya kasabay ng pagsikat ng araw sa Makalawa. Ang nabasa kong reply niya ay, hindi lang pala ako nakaka-appreciate sa pagsikat ng araw tuwing umaga. Alam mo ba, Mira, mula nung magtinda ako ng pandesal niyo, pinaka-exciting part yung kapag nakakaubos na ako, mabilis na akong babalik sa bakery. At pagdating ko, makikita ko ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo tuwing umaga. Tanawin na laging nagpapabilis sa pagtibok ng puso ko. Tanawin na laging naglalagay ng matamis ng ngiti sa labi ko. Sa bakery nakatutok ang sinag ng papasikat na araw at naroon ka. At yun ang pinakamagandang tanawin para sa akin tuwing umaga. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa sobrang kilig sa nabasa ko. May pagkamakata rin pala siya. Puta talaga. Muli kong nasambit. Pero ang nai-reply ko ay, Dennis, bakit ngayon ko lang dumating? Send. Pero nagsisi ako. Bakit ganun ang na-text ko? Agad siyang nag-reply. Bukas pa ako darating, Mayra. Nandito pa ako sa Pangasinan. Gago, ang ibig ko sabihin, sana noon pa kita nakilala. Bakit? Wala ka namang boyfriend ah. Bakit mo alam? Nalalaman ko ang lahat ng bagay na gusto kong malaman, Mayra. At alam mo ba kung anong gusto kong malaman ngayon? Ano? Alam ko masyado pang maaga. Masyado akong mabilis kung tatanungin ko ito sa'yo, pero gusto kong malaman kung gusto mo rin ako. Walang kagatol-gatol, Kuya Bono, ay nireplyan ko siya ng ganito. Yes, 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 Dennis. Gusto rin kita. So yun, di ba? May jowa na ako. Walang kasing saya ang gabing yun for me. Pero hindi pa pala. Kasi ang sumunod na text ni Dennis ay ganito. Salamat at inamin mong gusto mo rin pala ako. Darating ang tamang araw, Mira. Niligaw ako sa'yo. At sana pagdating ng time na yon, hindi pa nawawala ang pagkagusto mo sa akin. What? Halos pasigaw kong sambit. Inamin ko na nga kasi na gusto ko rin siya pero hindi pa pala kami. Ang sabi ko, Dennis, ba't liligawan mo pa ako? Di ba inamin ko na sa'yo na gusto kita? At totoo yun, gusto kita, gustong gusto kita. So bakit maniligaw ka pa? Nagkaaminan na tayo, di ba dapat tayo na?
Hindi ganun yun, Mayra. Hindi tama na makipagrelasyon sa taong gusto mo lang. Dapat mahal mo siya. E di mahal kita. O ano tayo na? Text ko ulit. I know naging desperada na ako nun, pero hindi kasi talaga ako matyaga, Kuya Bono. Ayoko nang nabibitin o dinidelay pa yung excitement. Ang reply niya ay ganito. Susunduin kita sa makalawa pagdating ko galing sa pagtitinda ng pandesal. Isasama kita sa amin para makita mo ang buhay ng lalaking gusto mong mahalin. Kinabukasan nga ay kapatid ni Dennis ang dumating mula sa pagtitinda ng pandesal. Pinagmamasdan ko siya. Pilit na inaaninag kahit nasisilaw ako sa sinag ng kasisikat lang na haring araw. Hanggang sa makalapit na siya, pero di gaya ni Dennis ay wala siyang ngiti. Mukhang suplada nga. Pero nagtaka naman ako. Ang gwapo niya at parang totoong lalaki. Actually, malayong mas gwapo siya kay Dennis ko at magandang katawan. Tinititigan ko ang dibdib niya. Napapahanga ako dahil kay galing naman niya kakong magtago ng boobs niya. Pero agad siyang nagsalita. Si Miko po ako, hindi ako si Mikay. Nalasing po siya kagabi kaya hindi pa siya natuloy sa pagtitinda. Boses lalaki siya. Lalaking napakapogi pero gaya ng Kuya Dennis niya ay maitim din. Okay, Miko. Nice to meet you. So, bukas kuya mo nang magtitinda? Hindi po ba kayo nagte-text? Napasimangot ako sa sagot niya. Supalpal na naman ako. At ang sabi ko na lang, oo, nagte-text kami. And I actually know na siya ang magtitinda bukas. Gusto ko lang mag-initiate ng conversation sa'yo. Kaya ako nagtanong kunwari. Mahina ako sa English eh. Kaya huwag mo akong Englishin. Hindi ko ka pala naubos yung pandesal. May natirang 14 peraso. Iuwi ko na lang. Ibawas mo na lang sa kita ko. Ay, huwag na. Libre na yon kasi alam ko namang paborito ng mama mo yung pandesal. Pagkasabi ko ng Kuya Bono ay kay sama ng titig sa akin na parang may nasabi akong masama. Inilapag niya sa ibabaw ng salamin na eskaparate ang perang pinagbentahan niya. Tsaka tumalikod at umalis. Ay, Miko, yung sweldo mo. Sabi ko pero hindi niya na ako nilingon. Napataas kilay ako sa kasupladuhan niya. Tinext ko si Dennis at sinumbong ko siya. Ang sabi ni Dennis, huwag mo nang pansinin si Miko. Buti nga, napakiusapan pa pala siya ng kakambal niya na siya nalang magtinda. Ah, kambal sila nung Mikay? Hindi ba obvious, Miko at Mikay? Pangalawang supalpal ko na yun nung umagang yun palang Kuya Bono. Nairita ako pero hindi nila ako nag-reply kay Dennis. Naisip ko kasing masyado akong masalita kaya ako nasusupalpal. Tamang sabi nila, less talk, less mistake. But here, notice this mga kahugot. Loving Dennis was never a mistake. Kinabukasan, actually, gising na ako ng 4:30 pa lang at 5 nagbukas si ate ng panaderya at nandun na rin si Dennis sa harap ng bakery. Natatanaw ko siya mula sa bintana ng kwarto ko pero nagtatago ako sa likod ng kortina. Sa awang lang ng kortina ako sumisilip. Ang totoo, gusto kong bumaba noon. Gusto ko siyang takbuhin at yakapin pero hindi pa nga kami. Trinay kong matulog ulit pero hindi na ako nakatulog. Nag-cellphone na lang ako noon. 5:20, naligo na ako. Bagay na hindi ko naman dati ginagawa. Pero kasi nga, di ba, isasama ko ni Dennis sa kanila para daw makita ko ang buhay ng lalaking gusto kong mahalin. Mabango ako at maayos ang bihis ko nung dumating siya. Wow, nakangiting sabi niya.
Kasabay yun ng pagsulpot ni Ate Aileen sa likod ko. Hawak ang isang malaking supot ng 50 pieces na pandesal na bagong luto. Lumabas ako hawak ang supot ng pandesal at inabot ko yan kay Dennis. Pasalubong sa mama mo, sabi ko. Napasulyap siya sa mukha ko. Umangkas ako sa motor niya. Maingat at marahan siyang magpatakbo pero napansin kong parang hindi kami pumasok sa kalsada papasok sa barangay nila. Lumagpas kami at nagtaka ako nung mabungaran namin ang maliit na sementeryo ng barangay na yon. Uy Dennis, bakit dito tayo? Hindi ako pinakinggan. Pinark niya ang motor niya sa gate ng maliit na sementeryo. Sumunod na ako sa kanya hanggang sa makarating kami sa isang bagong nicho. At sa ibabaw nito ay naroon pa ang tarpaulin kung saan makikita ang litrato ng mama niya na namatay lang pala 6 months ago. Hindi ko napigilan mapaluhan nun, Kuya Bono. Lalo na nung kumuha ng 3 pirasong pandesal si Dennis mula sa supot tsaka inilagay sa ibabaw ng nicho. Parang nagdasal siya o siguro tahimik na kinausap ang mama niya habang ako naman ay humihikbi sa likod niya. Naalala ko rin yung mukha ni Miko kung gaano kasama ang titig niya nung banggitin ko ang mama niya. Hindi ko naman alam, Kuya Bono, na naulila na pala sila sa ina. Lalo pang nalusaw ang puso ko, Kuya Bono, dahil 11 sila magkakapatid at maliliit pa yung iba. Pero parang nagunaw na ang puso ko nung sabihin ni Dennis na para na daw silang ulilang lubos dahil wala na rin sa piling nila ang papa nila. Bakit? Nasaan? Alin lang ang tanong ko. Ang ayokong marinig na sagot niya ay patay na rin siya. Pero hindi yon ang sagot ni Dennis. Nakulong siya. Sagot niya bago niya bahagyang hinawakan ang braso ko, parang inakay ako pabalik sa motor niya. Napatay ni Papa yung bumugbog sa kapatid ko na sinundo ko sa Pangasinan. Noon lumubha yung sakit ni Mama kasi hindi niya matanggap yung pagkakakulong ni Papa. Wala naman kami sapat na pera para ipagamot siya kaya nawala na lang siya. Dumiretso kami sa bahay nila pagkagaling namin ng sementeryo. Nasa likod ng ilang bahay ang bahay nila. Katabi nila ang may kalakihang patubig o kanal para sa mga bukirin. Yung bahay nila parang dinugtong-dugtungan lang. Yung nasa harap kasi ay maliit pero hollow blocks ang dingding, yero ang bubong. Pero humaba ito hanggang sa likod, hindi na nga lang sementado. Ito ang bahay ng lalaking gusto mong mahalin. Nakangiting sabi niya pagbaba namin ng motor niya. Gusto mo bang pumasok? Tanong niya. Noong humakbang siya ay sumunod ako pero hindi siya sa harap dumaan kundi sa gilid at agad kong narinig ang ingay ng mga kapatid niya kasabay din ang pagkalanghap ko sa pritong daing na siguro'y almusal nila. Madadaanan namin ang bintana ng komedor nila at doon ay natanaw ko ang mga kapatid niya. Nakapaikot sila sa mesang kainan. Ang dami nila. Pero naagaw ng pansin ko si Miko na noon ay tila iritadong kausap ang isang kapatid niyang noon ay nakapwesto sa isang upuan sa harap ng mesang kainan. O ganyan, Derek, si Ate Mayra dyan. Narinig kong sabi ni Miko. Muli akong sumilip noon at napansin kong inihila niya ang kulay dilaw na monoblock mula sa kapatid niya. Mukhang bago pa ang monoblock na yon at bukod dangi siya sa kulay dahil karamihan ay napansin kong kulay green at mga luma na. Napangiti ako, naisip ko susupla-suplado pero gusto naman pala kong ituring na espesyal. Pagpasok namin sa kusina nila ay nabungaran namin si Ate Aida na siyang nagpiprito ng daing sakalan na dikahoy. Siya ang panganay na kapatid ni Dennis. Maganda ang ngiti niya sa akin, pero hindi nagsalita. Nung pumasok kami sa kanilang komedor, lahat ng mata ng 10 na naroon ay sa akin tumutok. 10 sila dahil yung pinakabata ay anak ni Ate Aida.
pamangkin na yun ni Dennis. Yung dalagitang si Annie ay binati ako ng good morning. Si Miko naman ay pumasok sa isang kwarto. Ito ang pamilya ko, sabi ni Dennis sabay titig sa mga mata ko. Noon ay isang poging batang lalaki ang lumapit at nagmano sa akin. Yan si Jigo, yung sinundo ko sa Pangasinan. Hinaplos ko ang pisngi ni Jigo. Kasunod nun ay inaya na ako ni Dennis na kumain. Unang inalok sa akin ni Aida ang sweet pusit na inuwi daw ni Dennis mula Pangasinan. Noon lang ako nakatikim ng sweet pusit and honestly masarap naman. Napakatahimik nilang kumain. May marinig man akong bata na nagsasalita, kausap ang katabi niya pero halos pabulong lang. Ganyan ba talaga sila pag kumakain? Ang tahimik nila. Tanong ko kay Dennis. Dati hindi. Pero nung ako na ang head of the family, hindi na pwede sa akin yung magulo. Kaya nilulugar na nila ang kakulitan nila. Patapos na kaming kumain nung biglang bumaba ng upuan ng pinakamaliit na si Ellie. Tumakbo ito patungong pinto. Nakita kong dumating na pala si Kuya Leo na asawa ni Ate Aida. Galing ito ng bukid at binati pa ako ng magandang umaga. Kuya Bono, yun ang first time kong makapasok sa bahay ng lalaking mahal ko. Naging kami ni Alvin for more than a year pero ni isang miyembro ng pamilya niya wala siyang pinakilala sa akin. Oo, mahirap si Dennis. Pangit ang bahay nila. Ang dami niyang kapatid. Pero hindi ako na-turn off. Never. Umalis ako sa kanila bago magtanghalian. Inatid ako ni Dennis sa panaderya pero pakiramdam ko, naiwan ang kaluluwa ko sa bahay nila. Noon pa lang Kuya Bono ay gusto ko na, gustong gusto ko nang maging bahagi ng pamilya nila. Hindi ko maipaliwanag noon pero naisip ko na kung magiging kami ni Dennis, gusto ko may magagawa ako para matulungan sila. Hindi na bumaba ng motor niya si Dennis pagkahatid niya sa akin sa panaderya. Nasabi niya maghapon sila ng bayaw niya sa bukid kaya hindi ko siya tinext maghapon. Pero kinagabihan ay nag-text siya. Napakaganda ng buwan. Wait, reply ko tsaka ako tumanaw sa bintana. Tumingala sa langit pero wala akong nakitang buwan. Tinext ko siya ang sabi ko. Mangpa-prank ka pa, wala namang buwan na. Ang dilim ng kalangitan oh. Sabi ko pero ang reply niya, hindi ko naman sinabing buwan na moon, buwan na month ang tinutukoy ko. Naku, palusot ka pa. Hindi nga Mayra. Isipin mo, September 1 ako nagsimulang magtinda ng pandesal niyo. At ngayon, September 28 na. Araw-araw mula nung auno. Masaya ako dahil sa'yo. Ganon? So naniligo ko na ba niyan? Gusto ko nang simulan pero matanong lang kita at sana sagutin mo ako ng totoo. Anong naramdaman mo nung makita mo ang pamilya ko? Nung malaman mo ang kwento ng buhay namin? Hindi ka ba natakot na baka yung lalaking mamahalin mo ay idadamay ka lang sa kahirapan? Hindi Dennis, hindi ganun ang naramdaman ko. Ang totoo, hindi ako takot maghirap kung kasama kong lalaking mahal ko. At ang naramdaman ko, gusto kong maging bahagi ng pamilya mo, Dennis. Hindi siya nag-reply, Kuya Bono. Ilang minuto ang hinintay ko bago ako mismo ang nag-text ng, ba't di ka na nag-reply? Noon pa lang siya nag-text back. Parang nagkamali yata ako. Saan? Sa pagpaparamdam ko sa'yo.
Bahagya akong nairita sa reply niya. Ang sabi ko, Dennis, alam kong hindi ako maganda. Pangit pang ugali ko. At isa sa mga pangit na ugali ko ay yung ayoko nang sinususpense ako. Gusto ko diretsahan. Ayoko nang paligoy-ligoy. Ngayon sagutin mo ako. Magiging boyfriend ba kita o hindi? Please, diretsahan tayo. Oo o hindi lang ang sagot. Walang pero-pero. Hindi na naman siya nag-reply kaagad, Kuya Bono. Ako ang nag-text ng okay lang, Dennis. Okay lang kung hindi mo ako gusto. Hinintay ko ang reply niya. Binilangan ko pa ng 1 to 100. Narating ko na ang 100, wala pa din. Tunog ng mahinang busina ang narinig ko mula sa labas. Halos kasabay ng pagtunog ng cellphone ko. Text mula kay Dennis. Binasa ko. Tanaw ka sa bintana mo. Dali-dali nga akong tumanaw, Kuya Bono, at doon ay nakita ko siya. Nakita ko ang lalaking gusto kong pakasalan kahit sino pa ang humarang. Graduate si Mikay ng criminology. Si Miko naman ay kagaya kong nag-crime din pero hindi tumuloy dahil hindi raw kaya ng utak niya. Silang mga nauna, may malasakit din sa pamilya nila pero si Dennis ang pinakaseryosong matulungan ng lahat ng kapatid niya. At iyon talagang priority niya dati. Pero nung maging kami, ang sabi niya, siguro yung mga maliliit na lang ang aalalahanin ko. Yung mga graduate na ng high school, tuturuan ko na lang silang dumiskarte. Kasi kailangan ko ding pagtuunan ng sarili kong buhay. Kaya natin yan, Dennis, sabi ko. Magkatabi kaming nakaupo noon sa bangkuan sa tabi ng irigasyon sa kanila. Mahal, mabigat sa loob ko na madadamay ka dito, sabi niya. Hayaan mo ako, mahal. Masaya ako sa desisyon ko. Sige lang, paglaanan mo ng panahon yung mga kapatid mo. Ako na lang munang bahala para sa atin. Sabi ko, napatitig siya dahil siguro hindi niya naintindihan ang punto ko at hindi ko dinetalye sa kanya ang balak ko dahil alam ko na hindi niya ako papayagan. Nagdesisyon ako mag-abroad. Sa totoo lang, naghanap naman ako ng trabahong hindi DH. Pero may nakita man ako ay mataas naman ang placement fee at hindi naman ako graduate kaya limitado ang pasok sa akin. Hanggang sa nag-DH na lang din ako kasi nga kinaya nga ni Mama at Ate Eileen ko, di kaya ko din. Pero nung magsabi ako sa pamilya ko, agad silang kumontra. At nung malaman nila ang dahilan ko kung bakit kailangan kong kumita ng pera, ay nilait nila ako. Pati actually si Ate Eileen, Kuya Bono, ay nasira ang magandang relasyon namin dahil minaliit niya ang pag-iibigan namin ni Dennis. Baliw daw ako, tanga, desperada. Iyon ang mga salitang narinig ko sa mga kapatid ko, kaya ako nagalit sa kanila. Maging sina Alexis at Sander, nakikilait din noon kay Dennis. Nililibak din ako dahil si Dennis ang pinili ko. Malaking katangahan daw yun. At wala silang ginawa kundi ikumpara si Dennis kay Alexis. Kasi ayokong makarating kay Dennis na ipinaglalaban ko lang siya sa mga taong ayaw sa kanya. Tumuloy ako sa Saudi Arabia. Naging DH ako. Nalaban lang ni Dennis ang dahilan ng pag-abroad ko nung nandito na ako. Nagalit siya sa akin. Masama na rin daw ang tingin ng pamilya ko sa kanya. Pero pinaliwanagan ko na lang siya. Noong bagong dating pala ako dito sa bahay ng amo ko, kinumpis ka kaagad ang cellphone ko. Mga kasama kong kadama dito, tatlo kami, may Indonesian, may Ethiopian. Nakakahawak lang ng cellphone kapag swelduhan. Magdabag nilang hawak ang cellphone nila pero kinabukasan ay kukunin din kaagad ni Madam.
Bumili ako ng cellphone pero tinago ko. Kinakutsaba ko ang mga kasama ko na huwag akong isusumbong kasi sabi ko in love ako. At di ko kaya na hindi ko nakakausap yung boyfriend ko. Kilig na kilig sila. Actually, mababait sila, Kuya Bono. Pati ang amo ko mababait din, pero batas is batas. At batas nga nila yung bawal ng cellphone, pero ako pa ba? Ako pa na isinilang na pasaway. Pag nakumpiska ang cellphone ko at nakalabas ako, at may pera ako, bibili ako. Pero hindi naman bago. Doon ako sa mga Indiano na nagbebenta ng mga mamurahing second-hand na cellphone. Nung mauso ang video call, di ako nakontento sa malabong camera kaya bumili ako ng medyo mas maganda. Lalo pa akong na-addict sa video call noon. Gusto ko gabi-gabi nakakausap ko ang Dennis ko at mga kapatid niya. Noong may isang taon na lang sa kontrata ko, nagdesisyon akong mag-diet. Di ako kumakain ng kanin, gulay at kubus lang, okay na. Noon din naglagas ang buhok ko at talagang problema ko lalo na kapag maliligo ako. Madalas pa, nakakakuha ako ng mahabang buhok sa puwet ko, dun sa ilalim. Siguro nahuhulog mula sa ulo ko kapag naliligo ako, napupunta doon sa ilalim sa pagitan ng hita ko. Sa sahig ng kwarto namin, kapag nagwawalis sila, nagkalat ang buhok ko. At ako talaga ang suspecha nila dahil sila lagi namang nakahijab. Isang gabi nakwento ko yan kay Dennis, and to my surprise, pati yon ay alam niya ang dahilan at solusyon. Tinanong muna niya ako kung ano bang shampoo ko, anong kinakain ko. Inamin ko na 3 months na akong gulay at kubos lang ang kinakain. Ang sabi niya, makakalbo ka na mahal kung hindi mo patitigilan yan. Mamili ka na lang. Uuwi kang sexy pero kalbo o chubby pero may buhok. Bakit anong mali sa kinakain ko? Kulang ka sa protein. Pwede kang hindi kumain ng kanin pero kumain ka ng nilagang itlog at karne na walang taba. Isdang malaman. Kasi yun ang mga pagkain mayaman sa mga protina. Diyos ko, pati yan alam mo? Oo. Oh. Salamat kay Google. Umuwi ako malusog, pati buhok. Pero pumuti ako, Kuya Bono, at gumanda ng konti. Pero alam ko namang hindi ang itsura ko ang minahal ni Dennis sa akin, kundi yung totoong ako mismo. Minahal niya ako dahil sa puso ko na ayon sa kanya, kahit hindi perpekto ang ugali ko, perfect naman ang puso ko. Sobra kong mahal si Dennis, Kuya Bono. Sa lungkot ng buhay ng DH dito sa Saudi, si Dennis lang ang nakakapagpasaya sa akin, lalo na tuwing magka-video call kami. Kaya tuwing makukumpiska ni Madam ang cellphone ko, kapag nakalabas ako at may pera ako, bibili ulit ako ng cellphone. Umuwi ako dyan sa Pinas December 2021. Ibinalik ni Madam lahat ng cellphones na kinumpis ka niya sa akin. 13 na cellphones lahat, Kuya Bono. Nakakapanghinay ang mga pera na ginastos ko sa mga CP pero ano bang magagawa ko? Inisip ko na lang na matutuwa ang mga kapatid ng asawa ko na wala pang cellphone dahil iyon ang pasalubong ko sa kanila. Oo, Kuya Bono, asawa ko na si Dennis ngayon. Nagpakasal kami January 18, 2021 kahit na hindi pa nare-release noon ang papel namin. Kinailangan ko pa kasing bumalik dito at si Dennis ay natuloy na rin sa Taiwan. Nasa Taiwan na kasi noon si Miko. Si Mikay naman ay isa ng pulis. Si Elijah na sumunod sa kambal ay kapapasa lang ng let. Si Miko ang nagpagawa ng bahay nila. Maayos na ngayon pero syempre sa kanya yun mapupunta kapag nag-asawa na rin siya. Pero niwala siyang girlfriend, Kuya Bono, kasi masyado siyang pihikan at masyadong makaluma ang standard niya sa babaeng gusto. May Facebook siya, Kuya Bono, pero hindi daw niya gustong maghanap ng babaeng addict sa social media.
darating at darating daw ang babaeng nakalaan para sa kanya, kagaya ng pagdating ko sa buhay ng Kuya Dennis niya. Eh di wow, sabi ko na lang. Nandito ulit ako sa Saudi, Kuya Bono. Pero dalaga ng isang anak ng amo ko at siya ang kakutsaba ko ngayon kapag gusto kong makavisi ang asawa ko. Account niya ang gamit ko kaya hindi ko na rin kailangang bumili lagi ng cellphone. Gusto rin namin ni Dennis na makapagpatayo ng sarili naming bahay at siyang pinag-iipunan namin ngayon. Pag-uwi namin, gagawa na kami ng baby. Siya abroad pa pero ako ay hindi na. Nakuha na rin ni Dennis ang respeto ng pamilya ko. Nasa totoo lang ay wala naman akong pake kung ibigay nila o hindi. Kasi ang mahalaga ay ako. Malaki ang respeto, tiwala at pagmamahal ko sa asawa ko at alam kong ganun din siya sa akin. Masaya ako sa pamilya nila, Kuya Bono, at isa lang naman ang problema namin, si Jigo, yung isang kapatid ni Dennis na noong sunduin niya sa Pangasinan ay mabait na pero bumalik ulit sa pagiging gago nito. Mabait siya sa mga kapatid niya pero sa ibang tao, Kuya Bono, ay napakahilig talaga niyang mambuisit at nakikita ko actually ang sarili ko sa kanya. Pero laging ipinapaalala ni Miko sa kanya na bawasan niya ang pagiging gago niya kasi nga siya ang dahilan kung bakit nakakulong ang papa nila. Nadalaw na rin namin ng ilang beses ang papa nila, Kuya Bono, at sa totoo lang ay nakakaawa kasi gustong gusto niya nang makalabas at pinagdadasal namin na sana isang araw ay magawaran siya ng parol. Anyway, masyado nang mahaba itong kwento ko, Kuya Bono. I know nalagpas na ito sa 7K so bahala ka nalang magpaikse. Pero please make it sure na mabasa mo po ito. Lovingly yours, Mayra. Kaugot na Mira, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento ng buhay at pag-ibig. Talagang na-enjoy ko ang pagbabasa at pag-i-edit nito to the extent na talagang pinagpuyatan ko para matapos lang at ma-share sa lahat ng mga kahugot nating laging tumututok sa ating mga channels. Maraming salamat and congratulations sapagkat nakikita kong ang dami pang exciting parts na paparating sa buhay ninyo ng iyong asawa sapagkat marami pa kayong pangarap, wala pa kayong baby, wala pa kayong sariling bahay at alam ko na bawat araw ay nangangarap kayo at nagsisikap para matupad ang mga ito. You really have a very exciting and I hope colorful future ahead of you ng iyong asawa. May nakita akong konting diferensya sa kwento mo pero hindi kita papayuhan kasi nga matigas ang ulo mo, di ba? Pamilya mga hindi mo pinapakinggan eh. Pero ito'y paalala na lang. Huwag mong i-take for granted ang iyong sariling pamilya, yung magulang mo at mga kapatid. Tandaan mo, sa lahat ng pangyayaring masasama sa buhay natin, sila ang tunay nating maaasahan. Kinontra ka lang nila noong mga panahong akala nila ay mali ang iyong ginawa. Ganoon talaga pag mahal mo yung isang tao, kukontrahin mo. Sila siguro yung mga naniniwala na kapag may kaya yung tao ay siya yung tama sapagkat marami na silang mga pinagdaraan sa buhay na talagang mahalaga ang pera, ganito, ganyan. At ang pag-ibig ay nawawala, naglalaho yan at ang mangingibabaw pagdating ng araw na talagang malamig na yung pag-iibigan na kailangan sagana ka financially. Ganoon ang nakita nila. Kaya mas gusto nila dati si Alexis. Kaya lang pinanindigan mo at doon ako hanga sa'yo. Congratulations. Ha? At sana ay pag magpatuloy ang magandang relasyon ninyo, pagsasama nyo ng iyong asawang si Dennis. Okay?
Again, thank you so much. I really enjoyed your story. At narito na ang ating mga shoutout. Moises de la Cruz, shoutout kila Ella Reyes Corcuera, Mamang Lita at Marieta Banyaga na hindi po kagandahan. Okay? At Malagva Unrenaline, shoutout to you. Ganda kay Crystal Calabiao Sibaluca, Miracle Joy Baracao Carillo, shoutout to you, kabarangay. Bans Rams, ganoon din kay Lizelle Panga Olsen. Shoutout ulit from Faroe Island, Denmark. Thanks a lot. At ganoon din kay Byrel Casada, Evelyn Galano Mariano, Jen Baruga Mangulag, Gweng Limtang Hedchom Draman of Quirino Province. Lizer Pesara Vergara says, pa-shoutout po kuya sa family ko sa Cagayan, sa Vergara family, I miss you all. Mario Rafael Gacho, salamat. Rose Jean Gallego, shoutout to you. Ganun din kay Jerome Agtarap Mateo. A shoutout nga Kuya Bono from Alfonso Lista Ifugao, shoutout sa inyo dyan. Rems Amistad, maraming salamat sa pagsuporta sa aming page. Suportahan tayo. Liardi Buen Suceso, shoutout po ang kuya kong pogi Ezekiel Buen Suceso alias Kulot. At Dex Cabrera, shoutout to you. Ganun din kay Princess Joyce Lopez Gubatan. Rema Jane Tuazon Lagundi, hi to you. Tuzon pala, Rema Jane Tuzon Lagundi. Sheila Valyanca Velasco, pa-shoutout man nagijay family Valyanca. Nga ni Erica Amor Rochelle, DJ Liwanag Tumawini, DJ Liwanag Tumawini, thank you. Zenny Miranda Tumpalan Pagal, shoutout to you. Ganun din kay Vina Peralta, pa-shoutout ko ibono sa pamilya ko, Peralta and Estrada family. Mga anak ko, ingat always. Sa asawa ko, ingat always sa pagpasok sa work mo lagi. Sila nakikinig sa programa mo habang nag-work sila. Thanks a lot, Vina. Jennifer Gamelong Claveria, shout out to you. Ganun din kay Lian Grace Santos Andres Kabakungan. Jackie Lumigal, shout out to you. Ganun din kay Lani Balinan Ligutan Bakay, Jovian Ganapin Lawigan. Shout out na rin po kuya sa lahat ng mga OFW dito sa Bansang Kuwait at ang pamilya ko sa Pinas. God bless and stay safe always. Maraming salamat, Jovian. Faith Colleen Trisleen Ifurung, shout out to you. And Benjamin Dayag Manuel, so excited Kuya Bono. Thank you so much. Good day. Pa-shout out na din po asawa at anak ko na sina Sunshine Trinidad Mangurit Manuel at Sunji Manuel. Thanks a lot, Benjamin Dayag Manuel. San Agustin Adviento, shout out to you. Watching here in Lamtin, Hong Kong, shout out to you. At kay Suti Rose Cibitero Doctolero Kaligiran, pa-shout out ko yung watching and listening from Bahrain. Kay ati Jeriel Dean Daniel at sa mga Bright Signs at Pintana Sailoring dyan sa Tuguegarao na nag-aabang ng bagong kwento. Hi sa anak ko Bam Bam at sa asawa ko. Miss ko na kayo so much from Sweetie Rose Cebitero Doctolero Kaligiran. Rose Ann Borja Madriaga, shout out to you. Birthday ni mother sa 20th, pabati na lang. Ano ba ngayon? 17th, right? So mother, advance happy birthday to you from Rose Ann Borja Madriaga. Jeneline Pusillo de Guzman, shout out to you. At shout out sa lahat ng mga taga Rojas Isabela. Datul G. Rakisa, abangan ko po yan, Papa Bono. Pa-shoutout po ang kapatid ko, Chris Lee R. Datul, agro-graduate ng cum laude, BSBA major in financial management, CSU professional pastor na UCB, University of Cagayan Valley. Congrats sa ating ko. You made us so proud sa buong family, Datul, dyan sa Amulong Cagayan Valley. Stay safe, mga kahugan, and God bless us all. Congratulations, Crisely Ardatul. Wow! At Mylene, shoutout to you. Ganun din kay Nigreta Igrota Kulaija. Bans Ram, Susan Aquino Galiabo Viernes. Shoutout to you. Ganun din kay Rams Amistad. Ann Ignacio, shoutout to you. Thank you and ingat lagi. Antonino Benita, shoutout to you from Hong Kong. And also to Emma Cardenas, Mucha Burukanay Espiritu, shout out to you. Well, shout out na din po Kuya Bono, silent listener niyo po ako, Mucha Burukanay Espiritu ng Tuwaw Cagayan. God bless you also, stay safe and healthy.
Jinky, shout out to you din din kay Princess Joyce Lovers Gubatan. And Marky Botalia Garcia, shout out to you. Also to John Alin Heron, Viloria Balbido ng Saudi Arabia. Ganun din kay Trixie Dumeres Otaw Kibara. Shout out naman po kay Trixie Otaw Kibara, ken ni Lakay Kong, ni Rosendo Kibara. I love you pa, ken ni Papak Gayam, nga ni Nestor Otaw, nga ag-birthday in 23, ken kablaawak man amin nga Father's Day out there. Ang Father's out there, Happy Brother's Day. I guess that's gonna be tomorrow, third Sunday of June. Yeah, so sa lahat ng ama, advance happy Father's Day sa inyong lahat. At Precious Angelo R. Deloso, pa-shoutout kuya si Mr. Ko na nakikinig ng DKB habang nagso-sorting. Precious Angelo R. Deloso sa kanyang lakay o asawa. Ay, Lailoy, Bakay, pa-shoutout po Kuya Bono, Bakay family from Isabela, watching from Amman, Jordan. Ayan, nabasa ko lahat doon sa nag-comment doon sa aking video tungkol dito sa kwento ng kahugot nating si Mayra. So hanggang sa muli tayo magkakarinig sa paribagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love to kahugot nyo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.